Ang paraan natin, mga kapatid, ay una, kailangan manalangin. Pangalawa, basahin ang banal na kasulatan. Kasi sa pagbabasa, ay doon natin malalaman ang mga pangako ng Panginoon. Kapag nakinig lang tayo, kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, mapalad ang mga bumabasa, mga nakikinig, at mga gumagawa. So, ang paraan para sampalatayanan ang pangako ni Kristo ay manalangin, magbasa, at gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Paano at kailan lalakad sa pananampalataya? Kapag tinanggap na natin ang Panginoon sa ating buhay, kailangan lalakad tayo ng ayon sa ating pananampalataya. Sabi nga, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So ang example natin sa ating paglakad ay ang Panginoon Jesus. Paano siya nagpakumbaba? Salamat sa Diyos, siya po yung nagpakumbaba. Yan din po ang ating susunod. Kaya nga, kailan tayo lalakad sa pananampalataya? Araw-araw. Araw-araw, mga kapatid. At hindi natin magagawa yon kung wala ang banal na espiritu sa atin. Kaya, andyan pa rin ang panalangin. Paano tayo makakalakad sa ating pananampalataya? Paano makikilala na ito ay kalooban ng Diyos? Makilala yan, mga kapatid. Kasi lalabas naman yan sa ating mga ginagawa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinatanggap na ninyo yon ay mabasa inyo. Ngayon nga'y wala nang hatulan sa mga anak kay Kristo Jesus. Paano makikilala na ito'y kalooban ng Diyos? Sinasabi dito, ngayon nga'y wala nang hatulan na sa mga anak kay Kristo Jesus. Tayo mga kapatid, ay, talagang ano, hindi na natin kailangan mag-isip na tayo hatulan kasi nandiyan na tayo sa Panginoong Jesus. Paano makikilala na ito ay kalooban ng Diyos? Kasi sabi nga, kung ano ang ating pananampalataya, kung ano ang ating ginagawa, ay lalabas yan sa ating mga ginagawa. Kaya tayo, makikilala tayo sa pamamagitan ng ating bunga o yung mga gawa natin. Bakit ayaw ng Diyos na ang tao ay umurong sa pananampalataya? Kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus, ang Panginoon, ay lumakad kayo sa Kanya. Kapag tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, mga kapatid, dapat hindi tayo yung ngayon, active, bukas, hindi. So dapat araw-araw talaga yan, mga kapatid. Forward dapat palagi ang ating pananampalataya. Hindi pa urong, hindi pa minsan bilis tayo. Ang ano talaga dyan, dapat hindi tayo murong, dapat forward tayo palagi. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Bakit alisin ang pag-alinlangan? Ang pag-alinlangan kasi yan ang napapahamak sa atin eh. Kapag sinabi ng banal na kasulatan at yung utyok ng banal na espiritu, dapat hindi na tayo magdududa. Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang biko ng kanyang pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos pagkat siya'y magpatawad ng sagana. So ito, mga kapatid, ay sinabihan tayo dito sa talatang ito na kaligtan na natin ating mga kasalanan. At huwag ka nang bumalik. Sabi nga kasi sa ano, kapag ka ikaw ay nakatanggap na ng mabuting balita, tapos bumalik ka doon sa dating gawi, yan po ay talagang ano, kumari sana hindi mangyari yan. Kailang, merong ang tao kasi ay nagkakasala. Kaya minsan, parang mga Israelita din, na ba mga Israelita, minsan nanumbalik, minsan naliligaw, pero ang sabi ng Diyos, dapat hindi ka mag-alinlangan. Tumit ko lang dapat. Sa 44 verse 22, sabi dito, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at inyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Yan palagi ang panyayan ng Panginoon na dapat lisanin natin ang mga kasalanan na sandiputan at manumbalik tayo sa Kanya. Ano ang gagawin upang hindi magkakinggan si Satanas? Yung salitang yan, Pastor, dapat talaga sabi nga sa talata, huwag natin bigyan pagkakataon sa Satanas na makasingit. Kasi nga siya para siyang leon na umiikot sa atin
naghihintay lang ng pagkakataon para makasingit. Ang ano nga dyan, kaya nga minsan mga kapatid, meron tayong kapag sumubra ang oras natin sa isang bagay at ang oras ng Panginoon ay ilang oras lang. Yan ay ano na ng tao yan. Sabi dyan, kahit nga sa sarili natin eh. Kapag para sa ating sarili, ito po ay para kay ano na yan. Sabi nga sa 1:8:44, di ba? Na kapag ano ang ginusto natin, yan ay babasahin ko lang. Kasi ano yan eh. Kung anong gusto ng kalaban, yun ang gusto niya ipapagawa sa atin. Totoo ba na iniibig ng Diyos ang makasalanan? Paano? Ang lahat ng mga tao, ang lahat ng tao ay iniibig ng Diyos. Kaya nga siya ay tayo, kaya nga siya pumunta rito sa lupa para tayo tubusin. Upang ang lahat ng mga kasalanan ay gusto niya kasi ang kasalanan ay magpura. Ngunit ang kapag ang tao ay hindi umalis sa kasalanan, siya po ay ano, kasama siya sa kasi ang kasalanan ay kukulawin niya nilang sabi ng Panginoon. Babasahin ko lang yung talata ng Episode 1 verse 7 na malilimutan ba ng babae ang kanyang batang susuhin na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Sabi yan ng Panginoon. Totoo yan mga kapatid. Totoo yan. Tama yung sinabi ng kita Isaias na ang Panginoon, kahit masama ang mga tao, ay talagang hindi niya makakalimutan. Nakita naman natin na kahit si Adan at si Eva ay nakasala at nagtago sila ng Diyos, ngunit hinahanap pa rin sila ng Diyos. Parang tayo mga kapatid, tayo mga makasalanan. Ang example nga dyan, yung 100 na tupa at ang isang mawala, iniwanan niya yung 99 at hinanap niya yung isa. Ganon tayo kamahal ng Diyos, kahit isang makasalanan ay talagang hahanapin ng Diyos. Sa Kanya, mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Yan, ito yung binanggit ko kanina mga kapatid, na lahat ng nagkasala ay mayroong pagkakataon kasi tinubos na tayo ng Panginoon. Sabi nga, ligtas na tayo. Totoo yan mga kapatid. Ang kanyang kamatayan sa cross ay para doon sa lahat ng tao kasi pagkasalanan ng lahat. Ngunit hindi pa doon mga kapatid natapos ang ating tungkulin na tinubos na nga tayo pero kailangan pa rin natin sumunod sa Panginoon. Kapag sumunod tayo doon at patuloy tayong sumunod hanggang sa kanyang pagbabalik, tayo talaga ay kanyang mapasama doon sa kanyang bayan. Totoo ba na iniibig ng Diyos ang makasalanan na totoo? Lahat tayo iniibig ng Diyos. Kaya nga sabi sa chapter 16, di ba mga kapatid? Sapagkat ganun yan lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At yun nga, ibinigay ang kanyang pugtong anak at ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi talaga maninampalataya ay talagang doon sa kaparusahan.